10 redo niyo po. Kasi na ba yan? Para dyan? So, kasi na yan? 600 dyan. Bigyan mo 1,000. Kasi na yan. Bigyan mo na lang yung gwardiya. Hindi. Bigyan mo, maghanap ka ng pulubi dyan, dalawang pulubi. Bigyan mo ng tig dalawang piraso. Bigyan mo na yung gwardiya, dalawang piraso. Ha? Okay, ha? Wala siya cellphone. Wala ang cellphone. Oh. Oh, yan, dagdag. Merry Christmas. Pag nakita ulit tayo, abangan mo uli ako. Abangan mo ulit sa dito. Ito na mga ka-FLM, Francis Leo Marcos Pacquiao pa rin na ng nagtitinda ng turon sa nakasalubong niya at nagsalita nga si Boss FLM, emotional. Emotional na nagsalita patungkol sa kanyang asawa at sa kanyang kayamanan. Ayon, panoorin natin at comment reaction tayo dito. Yan ang aking sinasabi. Na kanina, may video ka ba? Na-video mo ba yung ano? Habang ako'y nagda-drive mo. Kasi ako na nag-drive, galing kami sa kung saan. Hindi ko na sasabihin kung saan kami galing. Okay, malaking topic. Ang galingan natin, kumain kami. Habang nagda-drive ako, traffic sa EDSA ako, sabi ko kay Labon, sige na ako na mag-drive. Habang nagda-drive ako, Lemor, eto matindi, may dumaping sa sasakyan. Idol, boss! Idol! Boss! Boss! Grabe. Ayan, ayan, nakita mo ba yung sasakyan kanina ng view ko? Oo. Di ba nilampasan kita? Oo, nilampasan mo ako. Ingay, sabi ko. Ano ba yun? Oo, nag-iigawan yun sa kabilang sasakyan. Nagse-selfie sa kabilang sasakyan. Binaba ko yung bintana ko para makapag-selfie lang sila. Tumabi habang tumatakbo yung sasakyan nila sa EDSA. Grabe naman talaga. Diyos ko, ang hirap naman nga ako nito. Abay na masko. Aba, yung mga review ko. Hindi, pinamaskuhan ko. Forward mo, meron video. Reviewin mo, okay. Asa mga review. Review mo muna. Sabi ko, ba? Sigawan sa likod ko. Sabi ko, sigurado. No! Lemar. Pa, apa, boss? Ang bihira, oh. Nagbaba lang ako ng bintana para makakuha ng preskong hangin. Pagbukas na pagbukas ko ng bintana, may dumikit na sasakyan, nagbaba ng bintana at saka nag-selfie, ah. Sabi iba, ito, mamas ko po para sa mga anak ko, may epileptic. Ay, mamaya ho, pagkatapos ng live na to, mag-iwan kayo ng comment dyan at pakakontak ko kayo. Wala pong problema, ma'am. Ang daming nais kang makita. Sabi ni Jane Kate. Sabi ni Jeff Spring Ray. Oh, naalala ko to. Good to see you again, boss. God bless you. Your heart is good. Alam niyo po, sabi nila, pangit daw ako. Sabi nila, negro daw ako. Sabi nila, mukhang kabayo daw ako. Ay, kahit ho, anong sabihin ninyo, pero meron ako na wala kayo. Ako ho, kaya kong ibigay kung ano meron sa bulsa ko para makakain yung mga nagugutom nating kababayan. Kayo ho ba na sinasabi nyo kayo magagandang lalaki, mapuputi, at mistisohin? Ano ho ba ang nagawa nyo para sa ikabubuti na naghihikaos na lipunan? Ay, di dumaldal. Mahiya ho kayo sa balat nyo. Yun lang. Hindi bali na hong mukhang kabayo, pangit. Ako, pinakamagandang lalaki sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga supporter ko. Doon, masaya na ho ako. Oh. Oh, ako ho ay binigyan ng Diyos ng magagandang mga asawa, parang si Solomon eh. Oh. Ako ho ay binigyan ng Diyos ng kayamanang ipamamahagi sa kanyang mga anak. Ako ho'y binigyan ng Diyos ng milyong-milyong supporter na magmamahal sa akin through thick and thin. Kaya po,
yung sinasabi nyo pong pangit, negro, mukhang kabayo, ay mahal ho ng maraming Pilipino at ginamit ho ng Diyos bilang karugtong ng kanyang kamay para makatulong sa mga nangangahikaos niyang mga anak. Yun po. At hindi ko po sasayangin ang aking oras para makipag-debate sa inyo. Sapagkat kayo ho ay walang kwentang tao. Yun ho ang totoo nun. Ang alam nyo lamang po ay manlait ng kapwa ninyo. Pero yung sarili nyo, hindi nyo ho nakikita. Hindi ko ba? May pagkakataon pa ho kayo magbago. Tandaan nyo, ang taong nagkakanulo ng kapwa, sigurado, impyerno ang punta niyan. Ang taong mapagmura sa kapwa, yun ang nilalaman ng puso niyan. Impyerno ang punta niyan. Marurumi ho ang puso nyo eh. Bakit to? Sinabi ni St. Luke, the kingdom of God is in the heart of men, not just one, 10 or 100 men, but in all men. Pero dinudumihan nyo ho yung puso nyo. Oh, kayo ho, mapangutya ng inyong kapwa, impyerno ang punta nyo. Tawa kayo ng tawa ngayon, mamamatay din ho kayo at makikita nyo kapag hinusgahan kayo ng langit. Ayan. Yun ho ang totoo nun. Ako, tanggap ko na ho na kahit ano man ako, pero sa paningin ng mga supporter ko, sa mga taong tinulungan ko, at sa mata ng Diyos, ako pinakagwapo niyang anak. Bakit? Sumunod ako sa utos niya. Anong utos niya yung importante? Ipamigay mo ang kuyong kayamanan sa mahihirap. Yan ang pinakamahalagang utos niya na hindi nagawa ng lalaki sa Biblia. Ang sabi ng lalaki, Panginoon, nagawa ko na po ang 10 utos. Ibig sabihin, palatasan yung lalaki. Opo at opo. Ang sabi ng lalaki kay Panginoong Jesus, ano ho ba ang dapat ko pang gawin para pumunta sa buhay na walang hanggan? Sinabi niya yun eh. Ang sabi ni Jesus, ipamigay mo lahat ng kayamanan mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin. Ay, hindi napunta sa langit yung lalaki. Bakit? Tumalikod siya, tinalikuran niya si Jesus. Bakit? Napakayaman eh. Ako, dun sa 10 utos, baka wala ho kung nasunod. Oh. Pero may pero ho. Hindi ho nagdalawang isip sa akin ng Panginoon nung sinabi niyang anak, tulungan mo yung bayan ko. Ibinigay ko ho talaga lahat ng kung anong meron ako, buhay, kabuhayan. Wala na ho akong pakialam, mawala lahat yan. Mawala asawa, pamilya ko, wala hong problema sa akin yan. Importante, sinunod ko siya. At hindi niya ho ako pinabayaan. Bakit? Ako hinakulong pa nga at nahirapan. Pero doon sa loob ng kulungan, ipinakita niya sa akin yung liwanag. Ano yun? Ipinakita niya sa akin, anak, nawalan ka ng asawa? O eto, bibigyan kita ng magmamahal sa iyo. Ang dami. Kayo ho yun. Anak, nawalan ka ng kayamanan? Bibigyan kita ng marami pang kayamanan. Abay, bakit ho? Eh, sa loob ng kulungan eh, nakapagtayo ho ako ng kumpanya. Sa loob ng kulungan, nakagawa ako ng isang kumpanyang matibay ngayon sa labas, yung coffee shop at saka yung convenience store. Oh, ako'y nakakulong ho noon. Abay, sa loob ng kulungan no, ay nakapagpadala ako ng tulong sa nasunugan sa Alabang. Nakapagpadala ako ng optical mission sa mahigit 25,000 tao sa Bintar. Mahigit 30,000 sa Sorsogon na mga recipient. O sa Benguet ay mahigit 10,000. O sa Ampa, sa Kanlubang Laguna, habang ako'y nakakulong. At doon sa kulungan, nakita ko rin yung kahirapan ng mga kapwa ko bilanggo. Okay, ako'y tumulong. Ano yun? Tatlong kulungan ho, ang pinadadalang ko ng bigas buwan-buwan para ho makakain ng maayos yung mga preso na walang dalaw. Yan ho, ang naging buhay ng isang pangit sa paningin nyo na katulad ko na sinasabi nyong pangit, mukhang kabayo at sinungaling. Hindi na ho bale, lahat tatanggapin ko yan. Pero ho, sa paningin ng Diyos at sa paningin ng mga taong naniniwala sa akin, ako'y pinakagwapo at ako'y pinakabayani. Okay, wala na ho akong pakiram sa inyo. Okay na ho yun. Ngayon ho, mas lalo ko pang pagbubutihan para lalo kayo ma-insecure. Ala, magbarik tayo, are. Shot! Oh, first time ko hong iinom. Hindi ko ho itatago ito. Ipapakita ko ho sa aking mga supporter. Kasi hindi ho ako plastic na tao. Na dapat nga ho, itatago ko lang. Ayoko ipakita sa inyo ako inainom. Ito yung San Miguel Light ho. Oh. Ito po yung aking unang bote. Hindi pa ho nauubos. Ayan. Enrico FLM, boss. Kaagapay mo kami sa totoong nagmamahal sa'yo. Lalo na ang pagtulong, kailanman sila, di ka namin iiwan. Wow, salamat Enrico, maraming salamat po. Secretary George Chiragay, yes, recognize, Sir FLM, parang nanaginip lang talaga ako na kayo na ang nagla-live ngayon. Ay, hindi pa ho, extra laang ako rin eh, Ate Roche. Si Limor pa ho ang nagla-live, ako yung extra laang.
Pag ako na, wala na kayong makikita ni Limor dyan. Ako talaga. ngayon sa mansyon, masaya at at malata na mabuhay. Anong masaya at malata? Ay, tama ba, Gaire? Masaya at malata na mabuhay po kayo. Masaya. At masaya na. Ayun. Mabuhay po kayo, sir. God bless you long live. God bless you din po, Ma'am Ruchi. Ito na, Idol FLM. May matinding banat dito sa mansion. Nung umakyat siya sa mansion at inggit na naman ang mga basher. Comment reaction tayo dito. At yung mga naghihingi ng tulong ay punta po kayo sa channel ni Boss FLM na FLM Comeback at mag-comment kayo doon sa live. Live ni Limor or live ni Boss FLM. Ayon, so comment reaction tayo dito and panoorin ang susunod na video. Angel of the Night is recognized. Kati K is recognized. Flora FFC Ilocosur is recognized. Jane Tibito is recognized. Okay, Rosario de la Cruz, Mark Obuyes is recognized. Yeri Vlog is recognized. Skyway to Heaven. Wow, Skyway to Heaven is recognized. Parts TV is recognized. Honey So Sweet, recognized. Uni, recognized. Marlene Andres, recognized. Josephine Rodriguez, recognized. Mates Alcoya. Beekeeper TV, Reina Johnson, recognized. Shia Goncillo. Muna Ray, Geraldine, recognized. Evelyn Gonzalez, Angel Sky. Okay, Reina Johnson is recognized. Esa is recognized. Best Friend Italy is recognized. Yeah, recognize ko kayo na. Gambit 1130 is recognized. Kikay. Kikay Mariano is recognized. Tisoy Barrera is recognized. Ito si Tisoy, kabilis nito mag-upload. Siya ba yan? Siya ba yan? Nag-ano pa ako eh, nag-live ako, naka-upload na yung live ko sa kanya eh. Antipay mo, Tisoy. Ang taas ang views eh. 30,000. Oh, eh, shout out kay J.M. Marquibedo. Nako, pambira ito. Tsaka yung best friend kong saksakan ng guwapa daw. Diyosa daw. Diyosa daw ng subdivision nila. Ang tigas mo, Katrin, ha? Ayun. Grace Ohashi is recognized. Ano, ne? Ha? Grace. Pambira naman, umuwi ka ngayon sa Pilipinas. At tayo magpare, Grace. Braveheart TV is recognized. Mets Alcoya is recognized. Debina Olpindo, recognized. Shia Goncillo, Angel of the Night. G. Leeds is recognized. Uy, G. Leeds, sino to? Ito yung empleyado sa Cebu, ha? G. Leeds, ha? G. Leeds recognized. Yung mga empleyado ko sa Golden Kalakal dyan, ha? Diyan sa 258, sa Cafe Francois, ha? Okay, babuhay kayo lahat. Alright. Medyo busy si Bossing eh. Sobrang daming nang ginagawa. Biruin mo, kaliwat kanan yung engagement. In-invite pa po tayo sa Vice Commander ng Philippine Army para magtalumpati bukas. At tayo po iniimbitahan din ng pamunuan ng buong lungsod ng Pasay upang magbigay ng mounting talumpati. Pinakataba ng puso at ganoon din po sa Kampa Ginaldo at sa Kampame. Ay tinanggap po yun. Yebra is recognized. Remy N. Chan Epison recognized. Mark Tupuy is recognized. Rodel Nieto is recognized. Frederick Parnasio is recognized. Okay. Reina Johnson. Dixie is recognized. Grace Ohashi. I miss you, Grace. Kampay, Grace, kampay! Walang ya. Huwag niyo sabihin lasing ako, dalawang lagok pa lang ito. Tsaka San Miguel Light, ilan ba yung alcohol niya? Baba lang. Mababa lang? Ba't nalulugas lahat ng buhok mo doon? Kung mababa lang yun. Hindi ako umiinom nito. Sandali. Dali. Tignan mo naman si Dong. Nalulugas. Sabi niya mababa lang daw, pero lugas na buhok. Nalugas ang buhok sa Miguel Light. Oh, tumatawa naman yung panot. ako nga boss, di umiinom eh. Lalagas eh. Oh, Lemor, i-hide mo nga yan si Norman Mangusin. Ano na yan? Yan. Oh.
Nasabi, ganyan ang trilyonaryo na hingi ng palipad sa YouTube. Aba, ingit ka! Magpalipad ka nga, Beno. Bon, magpalipad ka rin. Oo. Oh. Ano na yan, huwag nyo, ipablock, i-hide nyo lang para... ayan, ayan. I-hide nyo nga ng ano, 1,000 seconds. Ayan. Nahingi daw ng ano, ng palipad sa YouTube. Ay, nako, eto na, si Grace Ohashi tuloy, nagpalipay, kampay, boss. Nako! Magpalipad kayo lahat. May timanong na naman yan. Nako, kilala ko na yung mga yan. Diyos ko, pinagpapapatulan mo yung mga yan. Ay, wala namang napatunayan sa lahat ng sinabi. Kesyo garne, kesyo ganon. Ay, inako, Angel of the Night. Nako, ayan na, nagalit na yung mga supporter. Angel of the Night is recognized. Putan, $20. Oy, Norman Mangusen. Kita mo, ay libo-libo yan. Pagkakinumbert mo ng peso, Eleanor Iaton. Hi, good PM Idol. Good to see you this time. Happy New Year.